Good evening po sa ating mga kapatiran sa Tabernacle Faith Baptist Church. Isa pong napakakarangalan ko po na magkaroon ako ng isang part dito sa inyong Sunday Worship, August 16, 2020, na ako po'y mabigyan ng isang testimony part po dito sa inyo. Una pong gagawin ko ay magbibigay ako ng isang verse po na iiwanan ko para sa inyo mula sa Biblia. Sa Unang Korinto 10 at 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi mararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. Purihin natin ang salita ng Diyos. Thank God. Sa unang part ng aking testimony ay alam niyo naman siguro na ako si Rowena Rumogat de Rosario. Pag-inipo na akong tawagin natin unay. Ang buhay ko po noon ay talagang sobrang makamundo. Maraming ups and down kami mag-asawa. Nagbigit pa mga anak ko, maraming pagsubok na naranasan kami. Year 2016, nung tinanggap ko sa buhay namin si Jesus, daming mag-asawa, na kami po nagpag-bautismo. Ngunit ang pag-bautismo na yun pala, ay hindi pa kami handa na para sa buhay ang pagiging Kristiyano. Sa panahon ito na may pandemic, nagkaroon kami ng isang pagsubok na talagang hindi ko halos kinaya. Pero Lord, alam ng Diyos na hindi niya ito bibigay sa akin, bikamad sa verse na binasa ko, na hindi niya ito bibigay sa atin, hindi natin ito kakayanin. At ang pagsubok na yun ay may chance na ito ang paraan para tayong tumibay bilang Kristiyano. Nangyari ito dahil sa pagkakaroon ng sakit ng aking anak, sinubok siya ng ating Panginoon. Kami, lalo kami mag-asawa. Kasi, ang buhay Kristiyano namin, sabihin natin, it's only human. Nagkakaroon pa kami ng pagkakasala pa. Hindi kami perfecto, pero pinipilit namin maging ayos ang buhay namin sa pamamagitan ng pagtitinti at pagkakaroon ng pagpupuri para sa inyo. Nagkaroon ng pagsubok, halos hindi ko kayanin. Dahil siyempre, pagdating sa anak, talagang kaya kong i-give up talaga na kaya kong i-surrender ang sarili ko. Ngayon, nung panahon na yon, lagi ako nag-pray madaling araw na, Lord, kung ano man ito, Lord, alam kong kakayanin ko to, Lord. Bibigay ko ang, surrender ko ang buhay ko sa inyo, Panginoon. Lahat magiging ayusin ko ang paglilingkod ko sa inyo. Lahat ng maglilingkod ako sa inyo. Pupurihan ko kayo ng aking buhay. Sinusuko ko ang sarili ko sa inyo. Napakasarap pakinggan kasi pati ang aking asawa, Panginoon, meron silang mga kapatid na meron siyang isinurele sa kanyang buhay. Bagamat hindi pa namin magawa ng maayos, pero pipilitin namin para po sa pagkakaroon namin ng pagkakasabuhay sa aming pagiging buhay Kristiyano. Salamat, Panginoon, kasi hindi ko nagsawa ang magmanalangin tuwing madaling araw, Panginoon. Lagi kong nilay ang hands ko sa anak ko, Panginoon, sa buong sambayanan ko na magkaroon kami ng pagkakaisa na magkaroon na kami ng pagtanggap sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi pinagaling niyo ang aming anak at iniligtas niyo sa pandemic na virus na yung Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa buhay ko na ito ngayon, buong buhay ko, sinusurrender ko ang sarili ko sa paglilingkod para sa Diyos. At alam yan ng aking mga kapatiran na talagang gagawin ko ang aking makakaya para maisabuhay namin mag-asawa ang paglilingkod. At alam ko ang pagkakataon ay darating sa amin at sama-sama na kami
mananambahan sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong mga salita ay pinagtibay niyo kami, Panginoon. At alam kong hindi lang ito sa mga kataon ito na hindi niyo kami ililigtas. Marami pang beses, Panginoon. At sa lahat ng mga pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, nagagantihan ko yan. Salamat sa inyong salita. Salamat po sa inyo. Kandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat.